Hello guys, good afternoon. This afternoon guys, I would like to share with you on how to install a fire alarm system. This fire alarm system is part of the in-situ assessment in electrical installation and maintenance. So very easy guys, just follow what I do here inside my laboratory. Anyway, we have our diagram. So very easy lang siya guys, ha? Don't worry. But before I go, I want to give shout out all my supporters in my YouTube channel, my friends out there, my co-worker, classmate in college, elementary, and all people knows about me. So shout out po yung lahat. At sana makabisit kayo sa aking YouTube channel to see what happened inside my house. Okay, so thank you. Proceed na ko sa ako ang demonstration on how to connect fire alarm system. Okay, this is the diagram. This one guys is the fire alarm system. Naka-package na po yan. So no need for us to do this system because it is already fixed. So what we need guys is we have to connect the electric bell, the smoke detector, and the MPS or the manual push button switch. So the diagram is very easy. Remember that this system has a polarity, since this is a electronic part, so nasa polarity, meaning positive should be connected in the positive and the negative should be connected in the negative. Just follow this diagram guys. The fire alarm system is for one zone only. Okay, so the material is there and I fixed it already, that area. So this is now the fire alarm system. And remember, okay, dyan na lang po tayo mag-kumpuni. So dito is zone 1, zone 1 to 2. Saka may fault siya at saka yung sounder. Meaning ang sounder, dito nakakunik yung ating electric bill. Okay. So, inside here, no need for us to touch this one, ha? We have to focus only this terminal. This one. So, walang kahirap-hirap, guys. So, this is the MPS. The electric bill, naka-fix na po siya. And then, ang detector, smoke detector, may dalawang smoke detector ang nakalagay dito. Meaning, dalawang area ang nalagyan niya ng protection. Okay, notice guys, that ang ating smoke detector ay naka-label po siya. Parang ilang ha. Yan. Na-label po siya guys. May LC, may L1, at saka may L2. Ito po yung L1, L2, at saka may LC. Meaning LC is common. Ganun pa rin dito sa kabilang smoke detector. Iba-iba ang kanilang gawa, kaya depende po sa manufacturer yung labeling nila. Ganun pa rin. So ito guys, dito to papunta sa... Nilabas ko na yung wire galing doon sa system ito. Sa sounder at saka sa detector.
Ang ginagamit kong wire, guys, is speaker wire para may ano siya, may level siya, positive and negative. So ayan. Oh, balik po ko kayo. Ibalik ko kayo sa diagram, ha. Okay, yung diagram. Just follow lang, guys, sa diagram. May mga level man siya. Okay, may, at saka nakita ninyo, may 10k ohms na resistor na parallel sa electric bill natin to give protection sa bill natin. At saka may diode po siya. Remember, diode, guys, is a polarized electronic parts na which is positive, negative, is to negative. Ang problema lang pag mabaliktad mo yung negative sa positive, ayaw nang ano, ayaw mag-function yung electric bill natin. Saka yung MPS, mayroon din siya, may LC or common, negative, at saka yung positive. Just guys, walang kahirap-hirap, guys. Follow lang sa diagram. Okay. So, ito try natin i-connect ang ating actual doon sa ating mock board na nalagay na doon sa corner ng aking wiring board here in my laboratory. So, okay na. Oh, start na po tayo, guys, ha. Ito yung sounder natin. Yan. Ang label na nakalagay is ano, sound. Saka may positive at saka negative siya. Saka ito yung wire na galing doon sa sounder. Ito. Pakita ko lang sa inyo ito. At saka notice nyo, guys, may dalawang resistor yung ito. Tig 5,000 kilo ohms. So since we need 10 kilo ohms, so series natin yung dalawang 5,000 kilo ohms, kaya nagiging 10,000 kilo ohms na siya. Ito po yun. Lagay ko dito yung diagram. So yan po yung resistor na 10 kilo ohms. Yan. Yan nakalagay dyan. At saka itong itim, ito yung tinatawag natin na diode. At saka yun ang diode, ang ano ng diode. Ito yung actual na diode. Ito po. So, try na natin i-connect itong ating fire alarm system. After that, you have to put the sensor in this area. Yeah, and this area. Basta wag lang kayong ano, guys, follow the diagram, walang kahirap-hirap to. Okay. Okay, ito yung sensor, ito yung ano. So since na connect nato dito, ito yung zone 1. Ang zone 1 dito to, papunta sa ang zone 1, guys, papunta to ng smoke detector natin. Okay, insert ko na yung smoke detector na sensor, ha. May label man siya, so ano mo lang yung ano, guide. Kasi ayaw magpasok, ayaw itong pumasok pag hindi tama ang ano niya. Kailangan. Okay. So, ikot mo lang siya. Saka ito isa.
So ayan. Ito yung dalawang detector, smoke detector, isa at saka dalawa. At saka hanggang dito sa, kasi ito, itong manual post, try natin kung okay ba yung ating work. So, sadya na po tayo. Follow lang sa diagram guys, ha? So, ititest natin ngayon ang functionality ng gawa natin by using sa ating magawa at mag-create tayo ng smoke para i-detect ng smoke detector ang ating ano connection. Okay po. So ito yung joint natin. Again, from time to time, pag magawa kayo, always refer to the diagram. Always refer to the diagram. So wala siyang kahirap-hirap. So ngayon guys, isaksak na natin to sa ating outlet. Yung anong kalalabasan. Okay. Ayun. Nag-function na siya. Ready for testing. Na kung ito may tunog siya kasi wala siyang battery. Hindi nakabili ng battery sabay-sabay. Pag i-post natin tong ano, MPS. Ayan, magsiga yan siya, meaning okay yung gawa natin. So, i-on natin to. Okay, nawala ng fault. Now, ready na nating pausukan yung ano natin. Yung smoke detector natin kung magkaroon ba ng tunog yung itong electric bill. So ito yung ano guys ha, pausukan natin yung smoke detector natin. Wait lang po ah. So ayan na po guys, pausukan natin yung ating sensor. Yan, nag-blink na siya. Meaning, so meaning, may fire somewhere sa bahay na ayan yung gawa ng okay. So thank you guys for watching my demonstration on how to connect the fire alarm system. Yun. Thanks and God bless.